Bago kayo magreklamo, tutal kung kaibigan niyo dati si dating Commissioner Rowena Guanzon, magkonsulta kayo sa kanya. Alam mo kung bakit? Bakit ko sila irerekomenda partner? Ay iba na yung statement ni Guanzon kahapon, nagka-celebrate na, aba. Sinabi niya walang problema, walang pandaraya. Maganda ang mga performance ng mga machine, eh yan eh alam naman natin si Guanzon kung ano ang galawan nitong eleksyon. Talagang nakay Lenny Robredo yan, nag-gloves pa nga parang naghahamon ng boxing pa sa stages, pero after eleksyon nakita niya, former commissioner na kampi ninyo pero nagsabi ngayon na malinis ang eleksyon. Ganon. Wala siyang nakitang malaking problema, so ayan anong gagawin natin. Sa inyo galing yan, di basahin ko lamang Mike. Ang Smartmatic machine have an accuracy rate of 99.7%, kita mo ang taas noon. Malinaw yan sa mga nagre-reklamo 99.7% gaano kataas yun. Ako ina ako nagpapatunay ako dyan dahil kasalukuyang dahil doon sa amin ilang eleksyon na akong bumuboto roon hindi ako nakakpila eh, dahil mabilis 10 minutes lang nakaboto na kami. Pero itong nakaraang eleksyon inabot ako ng mahigit na 2 oras nakapila. Ibig sabihin ganun karami ang nagka-interest. Tama yan kung umabot ng mga 55 or 57 of 55 to 54 a million registered voters ang nakaboto nako, ang ganda po niyan. So majority president at vice president po talag. At para doon naman partner Mike sa mga kumuko West ayon at nagdududa sa resulta ngayong halalan ay nako, gawin niyong formal ang inyong pag-abibigay ng reklamo. E sulatan niyo. Magsumbong kayo, magpasa kayo ng anumang dokumento doon sa COMELEC, babasahin nila yun at of course huwag kalimutan ang ebidensya. At eto bang 40 na barangay na ito ay makakaapekto pa ba sa resulta sa kasalukuyang kalagayan ng leading candidate? Laban doon sa mga kalaban. Maaring wala po ano po, pero ayaw po natin magbigay ng anumang kahit na anong statement na tungkol doon sa makakaapekto. Subalit dahil po sa yun po ang lahat na lumalabas. Again, para po sa ating mga kababayan ay partial and unofficial tally. Pero galing po yan sa aming transparency server. Alam naman po natin na ang Kongreso ang may kapangyarihan na magproklama ng nanalong presidente at vice-presidente. Ganun pa man kahit may 14 na barangay yan, iba pong pinag-uusapan natin. Lahat dapat makaboto. Kaya nga yung mga mamamayan dyan anuman ang nangyari sa araw ng eleksyon dapat makaboto sila. Dahil yun nagkarapatan nila sa ating saligang batas.